Uy, ano ba yan? Nagsagutan na sila. Alam ko pa kayo, sana lang pinyo ka pag o sige, panalo na si, ano, Tanggol. Ayaw ka, ano ba? Saya-saya. Ay, naku mga kapatayal, siyempre, today sa Barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok si Charlton, please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inepala at sinasaw-saw namin ni Pidyoga Por. Magkapasalamat muna ako, Pidyoga Por. Siyempre, kay Miss Bella Enriquez, aka Superwoman, sa Walang Iwanan Alliance. Dahil nga kanina, di ba, nasa Bago Bantay Elementary School tayo, namigay ng mga food packs para sa mga bata. Nakakatuwa yung mga bata, Pidyoga Por. Oh, at siyempre, dami nga nila eh. Yes. Halos 50 yon, Bicho Kapur, 50 dami, plus, ah. Yes. And kasama din doon yung mga parents, diba? Nagbigay din sila ng mga pabulaklak kay Miss Belle. May mga ano, Bicho Kapur, inihanda naman yung mga bagets. Nakakatuwa talaga kapag sa mga bata talaga. Oh, masaya yun. Yes, kaya maraming salamat talaga, Bicho Kapur, no? Sa mga ganyang klaseng movement, sa mga ganyang klaseng mga programa, proyekto, activities, na talagang andun yung advocacy ng pagtulong. Hindi yung gagawin mo lang tong pagtulong na to para makagain ka ng followers, makagain ka ng subscribers, or for the hype. Di ba? Aminin na natin, mga bata helmet, marami kasing gumagawa niyan. For the views lang talaga. Pero wala naman talaga dun yung sinseridad na gusto mo tumulong sa kapwa mo. Yes, Bicho Gapur. Meron nga dyan eh. May hugot ako dyan. Hugot mo. Yes! Ano hugot ko dyan? Ay, dahil, hugot na yan. Oh, nako, Bicho Kapur. Ang masasabi ko dyan? Yung iba dyan, plastic. Yun nga yung hanggang salita lang. Press release, diba? Press release lang yan. Aya ng aya, press release. Pero wala talagang ginagawa. Pag nandun na talaga sa pagtulong na punto, wala. Bigla na lang nawawala. Wala. So, ayan nga mga bata helmet, kaya maraming salamat, no, ng pangmalakasan kay Miss Belle Enriquez, aka Superwoman. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. And abangan nyo pa yung mga upcoming, ano, Bicho Kapur, activities and projects natin, Miss Belle. And, nako, hindi ko lang alam, ha, kung itong Thursday, go-go tayo, Bicho Kapur. Sige, go-go-go. Diyan go. Naman sa Payatas. So, si Alice Go, ha? Wow! Ay, ako, sino ba yan? Sino yun? Ay, may natandaan kang ganon? Alice Go, oh! Si Mayora na naman! Go, go, go! Alam nyo mga bata, Helmet, yung sinasabi ni Senrisa na embroidery or patahian sa Marilao. Una nga ba, pamilyar sa akin yung lugar na yun. Nadadaan talaga ako doon. Minsan, pupunta tayo doon, mga bata, Helmet. Papakita ko sa inyo kung saan yon at tatanungin ko talaga. Ito po, bye! Pag-aari! Hinaan mo naman! Hinaan ba? Pero tungan mo na mga kabata, Helmet. Panoorin mo lang itong video na to dahil parang ano, nag-init ako nung napanood ko to. Ha? Panoorin nyo muna! Yes, Your Honor. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Sir Honor. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po as inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako okay, ituring na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaang tungkulin bilang inyong senador. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information, nag-elicit po ng information upang makuha mismo yung ano no, yung nais, ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbisigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta.
ako po, hindi po ako, ano, no, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko, talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatiga ng Korte Suprema noong January 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat, ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Ah, yes, please, sir, address through the chairman para hindi masyado init yung usapan. Don't evade my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to the with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the No, Your Honor, hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, issue pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I'm not discrediting you. I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Dr. Jingoy. I am testing your credibility. Eh, pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PDEA leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PDEA. At ako po, Your Honor,
Investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po doon sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito doon sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012. Tapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon yung presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, yes, go ahead, sir. Ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibility, I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kaagad ako. Sinasabi mo, dinidiscredit ko agad yung credibility mo. All right now. Yung sinasabi mong nawawalan dokumento. Tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ano? Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Chairman. Pagkakanya ng mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na pinirisinta po nung vlogger na si Maharlika na napa sa kamay nitong committee na ito. Ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay, yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas ko yun eh. Tinanong natin ang PIDEA. Kung galing sa PIDEA, ano sagot na meron bang PIDEA rito? General Lasso. Yes, si Mr. Lasso. Tinanong natin, I ask you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Oh, sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi liar. Lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jingo, if I may. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ako. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, andyan ang papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ako. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Where is Kasi it? Ang nandito ngayon is a photocopy. Soft copy lang. Soft copy na. So that is not authentic, Mr. Chair. Huh? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo.
which ako mismo rule na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soap copy nga lang andyan. Ano pa nangyayari sa bansang Pilipinas? Ewan. Circus. Kaya nga eh. Ayan naman yung tapatan naman ni Mr. Jinggoy, ni Senator Jinggoy Estrada. Parang tayo may perya, no? Mr. Morales ng Expedia. Siya yung involved sa Expedia Leaks, di ba? Oo. Nakakaloka mga kapat ang helmet. Yung mga palitan, yung mga sagutan, parang hindi ko alam kung nag-uubos ng oras, ubus oras lang, para lang may matanong, para lang may mapag-usapan, at hindi pa dumirekta dun sa punto. Alam naman natin talaga, di ba, si Senator Jinggoy, parang meron siyang na-involve na kaso before, basta kasabayan niya sila Senator Bongrie Villadén, di ba? Basta, nako, hayaan na natin yun, mga kabatang helmet. Pero ito nga, ito yung nangyayari ngayon. Alam nyo, para sa akin ah, ang sabi ko nga nung una pa, ang punot dulo lang talaga, bakit hindi i-invite yung mga taong involved doon sa listahan? Para matapos na, once and for all, imbitahan, di ba? Kaya ni Ms. Marcel Soriano, di ba? Imbitahan nila. O, ipitahan pa yung ibang mga nakalista doon. O, iba pang nakalista. Yes. Tapos, magpa-drug test na. Oo. Parang tapos na ang kwento. May nabasa ako, Bijoga Corn. No. Parang may sinabi yata si Senator Cheese Escudero na dapat daw, lahat yata ng uri ng mga drugs kasama doon sa testing. Hindi lang siya basta... Alam ko si Senator Cheese yun, Bijoga Corn. Hindi ako nagkakamali. Nabasa ko yan sa Impact. Parang lahat dapat ng mga uri ng droga or ng drugs eh kasama dun sa testing. Kasi mga kapat ng helmet, ganito yan. Kapag nagpapa-drug test sa yung urine, amphetamine, methamphetamine, may ganyan. Ibig sabihin, shabu, marijuana. Pero may mga iba pa kasing mga drugs. Diba, minsan sabi nga pa silang mga ecstasy, cocaine, meron pa yung mga lollipop na uri ng mga droga, brown. Marami pa yan. Dapat, nasisiyasan at nasusuri din dun sa test na yon. Kasi kaya lang, gumagamit din kasi ng mga, yung mga solution para makita kasi yun, Bishop of Work. So, yun nga, drug test na lahat ng uri ng drugs o ng droga para matapos na. Eh, ba't ayaw magpa-drug test? Hindi ko alam, Bishop of Work. Ako makapat ng helmet, parang, di ba pagpapasok sa trabaho? Oo, apply, di ba? Okay ako sa... pagpapasa ko ng drug test kasi yan talaga yung mapagmamalaki ko. Tuma! Talagang wala. Diba? Wala, kasi kung wala ka naman tinatago, di go! So, umihi ka na, umihi, punuin mo yung bote. Oo! Kaya nga, di ba? Pati puno-puno yung bote. Pero ayun nga, mga batang helmet, comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo, hinggil naman dyan sa tapatan. Estrada, Morales. Oo. Tapos lahat ng nasa kwarto ngayon, magsiihi na kayong lahat. Test niya na lahat, di ba? Maganda talaga yung surprise at random drug testing. Maganda talaga yun, di ba? Ginagawa yan sa mga trabaho. Sa mga bus driver. Di ba? Sa mga trabaho, ikaw, ilang beses ka na ba na drug test? Ako, ilang beses, hindi ko na mabilang. Wala naman gagawa, kailangan eh, sumunod tayo, di ba? At saka kung wala kang tatago, ihi ka lang na ihi, di ba? Di ba? Kailangan sa trabaho. Dapat talaga kinakailangan sa trabaho yan. Yes! Lahat ng drug testing, lahat. At di ba, ang pagiging politiko or namumuno ay isa ring trabaho. Oo. So, dapat talaga may drug test din yan. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, sa buhay niyo, helmet din ang bukay. Keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Yehey! Panalo na si Tanggol! Woohoo!